You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Tila sobrang nasaktan po talaga si megastar Sharon Cuneta sa nangyayari ngayon sa kanyang family. At matapos nga nito ay nagbigay ng kanya nga pong hinanakit si megastar Sharon Cuneta sa Pangulo ng Pilipinas na si President Duterte at sa anak nito na si Inday Duterte. Well, na-update na po natin yan. Ang ating pong update ngayon ay ang paghiling nga po ni megastar Sharon Cuneta na sana nga po daw sa susunod ay humabol na presidente itong ating vice-presidente na si Leni Robredo para maibalik ang pagkadesente ng karamihan. Sa kanya nga pong Instagram ay narito po ang sinabi ni megastar Sharon Cuneta. At mula po sa News 5, sinabi nila na hiniling ni megastar Sharon Cuneta na sana'y tumakbo si Vice President Leni Robredo sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon para maibalik ang pagkadesente ng karamihan. Ayon kay megastar, I hope Vice President Leni Robredo runs for president next time. Dahil hindi na rin makakatakbo si Tatay Rodrigo Duterte next time. Pagkatapos ng term ni Pangulong Duterte, sana talaga manalo si Vice President Leni kung tumakbo siya. Baka sakaling bumalik ang pagkadesente ng karamihan sa atin. Yan po ang naging mensahe ni Sharon. Sa kabila ng kanyang naging hinanakit at nagkaroon ng post sa kanyang social media, at kinalaunan ay in-erase din or deleted din ang nasabi nga pong message na iyon, eh nandun pa rin makikita mo ang pagmamahal at concern nitong si megastar sa presidente. Pero mahahalata na sobra po talaga siyang nasaktan. Anyway, napanood po natin yon at nakita natin talaga yung pain as mother to Sharon Cuneta. Nakakapagtaka na nga lang na bakit may mga maraming tao na talaga namang nakakapag-judge kahit na nga hindi naman nila personally kilala yung tao. Even though napapanood natin siya sa television, simula noon, pero iba pa rin yung nakasama mo yung tao at kaya naman mas nakakakilala talaga kay Sharon yung malalapit sa kanya and especially ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. So, ilan pong mga netizen ang nag-comment mula po sa article ng Fashion Police kung saan sinabi nila na agree nga daw sila kay Vice President Leni. Sabi nila, I agree too, Leni is a good and decent person and can become a very capable president. Sinabi rin ng ilang na sayang nga daw kung si Vico ay mas may experience, pwedeng-pwede na raw ito. Baka kayang ayusin ang sistema ng ating bansa. Lagi kasing kampihan sa loob ng Congress o Senate. Nakakalimutan nila ang purpose nila is mag-serve sa mga tao. Sabi naman ng isa, unity ang kailangan. Huwag muna sa anumang mga political will, kundi ang pagkakaroon nga po ng magandang opinion or ang pagsuporta sa magandang layunin ng government. Sabi naman ng isa, bigyan natin si Vico ng anting-anting, protektahan sana siya ni Lord. Si Vico, kung gusto din ang pamamalakad, gusto ko din ang pamamalakad niya sa Pasig, walang pilitan at takutan. Sabi nila, next time vote for the best candidate that will help the country. Sabi nila, pag-pray natin na maging presidente si Vico, vice pwede isko. Ayan po ang napapag-usapan nila. Sabi naman ng isa, wow, ano naman ang gagawin na ng vice president na to ngayon lang, nag-iingay kasi nga tatakbo, pwede ba? Awat na paulit-ulit na lang, tapos alam naman natin lahat, alagad lang ng kung sino naman. At eto naman ang sinabi ng isa, girl, research ka, 1147, even before mag-VP siya, ang dami ng projects na natupad at drawing lang. Mula ng simula ng term niya, kahit medyo inanong siya ng gobyerno na dapat kasama niya, nagpatuloy siya kahit limited ang budget ng office niya. She spent it wisely sa mga makabuluhan at may pinatulunguhang projects. Lalo nang nagsimula ang pandemic. Partida, walang emergency powers yan, pero sinikap makahanap ng pondo sa donasyon para maisakatuparan ng projects na nakatulong at patuloy na nakakatulong sa mga frontliners at sa mga tao. Ayan po ang sinabi ng isang netizen naman na ito. And, well, sabi nga natin, we are praying for the best. At lagi nating ibibigay sa Panginoon dahil laging siya naman ang talagang nakakaalam ng lahat. Wala po tayong alam bilang tao. Ang atin pong karunungan ay talagang limited lang. At merong mga believers, merong unbelievers na tinatawag, may atheists,
at nirerespeto natin ang paniniwala ng bawat isa. But for me as believers, I believe that God is in control at tanging siya lang po ang makakaayos ng lahat ng bagay at walang sino paman. Yan po ang ating showbiz snap update. Ano po ang masasabi niyo sa ating article na ito? Ilagay lamang po ang inyong opinion sa ating comment section dahil ito po ay mahalaga sa amin. And images are all credit to the respectful owners. Thank you for watching Showbiz Snap.